Okay, so right now this question comes from Jimwell Focau. Sana tanong ko tama yung spelling nito. Basta si Jimwell. Tanong niya, paano mo napagsama-sama ang mga downlines mo or business partners mo para magkasundo sila at hindi sila mahiya i-approach ang isa't isa? At para na din hindi sila mahiya pumunta kapag may meetings, GA or ma'am, or meeting after meeting. Thank you very much, sagot. So, maraming salamat sa question mo, Jimwell. Comment kayo sa ibaba kung meron din kayo na experience na ganito, especially sa inyong mga uplines, no? Pag ako, para sa akin personally, ang ginagawa namin, kasi online kami, majority ng ano namin, 98 to 99% of our activities ay nagaginagawa namin online. Napakadalang namin magkaroon ng mga personal meeting, yung physical meetings. Nagsasama-sama talaga kami sa office, ganyan. Napakadalang, lalo-lalo na sa panahon ngayon na mayroong pandemic. As of the making of this video is May 2020, so kasagsagan pa rin ng pandemic. Medyo lumuwag lang sa ngayon, pero parang magkakaroon ng second wave. Sana hindi, pero yun, sana hindi. So hindi kami nagkakaroon ng mga meeting-meeting na ano, kailangan namin magkita-kita. Diba yung General Assembly, parang wala pa kaming ginagawang ganyan. Pa 2 years na yung negosyo namin, pero palaki kami ng palaki. Parami kami ng parami. Mas lalo pa kami dumami during the pandemic. So, ibig sabihin, gumagana kung ano yung ginagawa namin. So, sa ano pa lang, since online kami, nabuo kasi namin yung culture na meron kami mga group chat. Ngayon, ang dami na namin group chat kasi ang dami na namin. May limit lang kasi ang group chat sa isang group chat. Ano lang 300 lang yung kasya yata na tao. Ang ginagawa namin sa simula pa lang, na-build namin yung culture. Sinabi ko na to sa mga ano ko, sa mga leaders ko before, nung nagsisimula kami ulit sa current company namin, na tutulungan talaga namin yung mga tao, yung bawat tao, na build namin yung culture na regardless kung sino yan, basta team genuine member yan, tutulungan mo siya. So, ganun. Sa amin, hindi sa amin uso yung term na cross-line. Majority ng mga members ko, hindi nga nila alam kung ano ibig sabihin nun. Kaya hindi namin inano yun sa kanila, basta team genuine, isang family yan. Nabuo namin yung ganun na culture. So, since ganun yung culture namin, sila na yung nagkakaroon ng ano, nagiging close sa isa't isa, nagiging magkakaibigan, nakakabuo ng relationship sa GC. Diba? Usually, ang nagiging ano sa kanila, nagiging mga magkakaibigan is yung mga may similar na personalities. So, kadalasan ganun. Pero sa amin, pagka ganun kasi, pag nag-meet naman kami sa personal, no, pinaparamdam namin sa bawat members na kahit hindi pa kami ganun kamagkakilala, pinaparamdam namin yung feeling na isa kaming pamilya. Hindi kami bastang negosyo lang. No, hindi kami basta-bastang negosyo lang. Para kami mga magkakaibigan na magtotropa na. So, kinakausap ko yung mga members ko na feeling close. Ganun ako, ganun yung way ko. Kinakausap ko sila na feeling close kami. Okay, feeling close kami. Feeling ko close ako sa kanya. So, gusto ko na maging komportable siya pagdating sa akin. Kasi ako yung tipo ng upline na ano. Ang personality ko kasi is may madalas akong nasasabihin na suplado daw, ganyan. Kasi yung pinoproject ko na aura, ewan ko ba? Yung pinoproject ko na aura or pinoproject ko na personality is parang ganon. So, kapag nararamdaman ko na yung member ko ay ganon or naiilang sa akin, ako na yung lumalapit para kausapin sila. Tapos, kinakausap ko sila as a team, parang feeling close lang. Yun talaga yung pinakang, ano, yun yung pinakang, pinakang bottom line dito sa sinasabi ko. Feeling close. Feeling close ko sila. So, ganun rin yung ginagawa ng mga members, and isa sa mga paraan para mas madali mong maka-close yung mga members mo is patawanin mo sila. Di ba? Kahit corny yung joke, hindi sa sobrang corny matatawa sila. Di ba? Yung mga ganun. So, ayan. And as time goes by, pagka nagkakasama-sama naman sila, magiging magka-close din yan. Huwag mo lang ipipilit. Yun yung key. Isa sa mga key, wag mong ipipilit na maging mag-close sila. Kasi para saan in the first place? Una, para saan? Diba? Dapat ikaw as an upline, ipakita mo na ikaw mismo yung close sa bawat members. At makita ng bawat members na okay pala. Kasi marami akong members na mga mahihiyain. Copy upline. Diba? Kasi na nagsimula ako dito sa negosyo na to, napakamahihiyain ko rin. Di rin ako palaimik. May mga dami kong members na ganun. Yung mga na-meet ko sa personal, mga di palaimik, mga tahimik lang. Pero pag kwento mo naman sila, marami naman sila masasabi, once na naging close na. So, yun yung ano ko, yun yung may sasuggest ko. Hindi mo, wag na wag mo ipipilit na maging magkaka-close sila. As time goes by,
Ganun. Basta i-build nyo lang yung culture na napaka-importante kasi ng culture eh, sa isang grupo. Napaka-importante. Mas importante pa yun kaysa sa strategy. Yung strategy madali. Yung culture hindi. So, build nyo lang yung culture na friends, family, ganun yung turingan. Hindi yung negosyo-negosyo lang. Okay? Kaya kailangan mo mag-adjust as an upline. Kasi ako, nung nagsisimula ako as a leader, ganun ako eh. Napaka-seryoso. Bossy. Bossy ako na upline dati. Napaka-seryoso. Hindi ako ma-approach para sa mga personal na bagay na problema, ganyan. Basta dapat negosyo lang negosyo. Parang robot. Hindi maganda. Hindi siya maganda. Isa yan sa mga tinuro sa akin ng unang mentor ko. Sabi niya, dapat marunong kang sumayaw sa tugtugi ng ibang tao. So, napakahirap para sa akin. Yung iba sa inyo, natural. So, maserte ka kung ganun, kung natural sa'yo yung ganun. Kasi, napaka-importante nun pagdating sa pagbibuild ng team. Yung relationship building sa bawat members mo and especially sa mga leaders. Ako, it took me years bago ko siya maintindihan at gawin at matutunan. Diba? So, yun lang. I hope nasagot ko yung tanong ni... Sino na ba yun? Okay, isa. Tanong ni... A few moments later. Jimwell. Okay, Jimwell. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Jimwell. I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. So, yun. Yun yung sagot ko sa tanong niya. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagyan mo kung ano yung tanong mo. And then, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko nagagawan ko siya ng video in the future once na makita ko na siya. So, as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, I hope marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.